Walang sapat na salita para pasalamatan ng isang luwalhating Bautista sa dami ng nayambag niya para baguhin ang kaisipan ng mga kababaihan, pati na rin ng mga kalalakihan at lalong-lalo ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, nabigyan niya ng hustisya ang iba't ibang mukha ng babae sa ating lipunan. Naipakita niya ang tunay na kalagayan ng kababaihan sa loob ng tahanan. Mga babaeng working mom, pati yung mga babaeng bayaran, lalo na yung mga babaeng abortionista daw. Ang mga libro niya, pag inumpisahan mong basahin, sigurado, hindi mo titigilan hanggat hindi mo natatapos. At pag natapos mo, mapapaisip ka kung gaano kahalaga ang babae sa buhay mo. At kung ikaw yung babae, marirealize mo kung gaano ka kahalaga sa lipunang ito. Naalala ko pa nga nung high school kami, ang tawag namin sa kanya, babaeng Jose Rizal, kasi binuhay niya ang makabayang damdamin at makababaiang damdamin namin magkakaklase. Dahil nung panahon na yun, uso yung mga film showing, tapos magpapasa ka ng reaction paper sa teacher mo. Ang pinanood namin ng dekada si Tenta. Tapos nung elementary naman, yun yung bata-bata paano ka ginawa. Doon ko na-realize na pag ako lumaki, hindi ako papasakop sa lalaki kasi nakita ko yung buhay ng tita ko kung paano siya bugbugin ang asawa niya, kung paano siya maliitin at apihin. Tapos, ayaw niyang iwan kasi mahal niya eh. Ayaw niya rin masira yung pamilya niya. Kaya nung ako nag-asawa, malinaw sa usapan namin na dapat pantay tayo, hindi pwedeng ikaw ang masusunod dito. Kaya sa lahat ng desisyon niya, kinukonsulta niya muna sa akin. At ang isa pang malinaw sa usapan namin, lalo na sa usapin ng sex, hindi ako susubo ng nokta. At lahat ng yan, dahil sa bata-bata. Kaya napakalaking karangalan sa akin na ako ang napili para parangalan ang isang Luwalhati Bautista. Salamat po ng marami, Miss Luwalhati, dahil sa mga libro niyo, naging gabay ko para isa buhay ko bilang babae. Salamat po.